Magandang araw mga ko-Earth for this video. Ayan, so ipapakita ko lang sa inyo ang isa sa pinakamahalagang skills or dapat alam ninyo sa tuwing kayo ay sasakay ng bike. Ayan, so madalas kasi sa atin ang napuputulan ng kadena. So ayan o, so meron ako dito ang example ng ating kadena at kailangan alam natin kung paano tayo mag-aayos na. Kasi napakahirap magtulak mga ko-Earth, lalo na kung Sunday. Wala namang mga kadalasang bukas na bike shop. So, kailangan alam natin kung paano mag-repair ng naputol na kadena. Ayan. So, kamay lang muna tayo ngayon mga ka-Earth. Diba? So, ayan. Sa unang-una natin gagamitin or kailangan natin gamitin ay itong ating chain cutter. So, madalas nakakabili tayo ng chain cutter sa Shopee. Hanap na lang kayo ng pinakamura. Ako kasi nabili ko to package na. May kasama na siyang cogs remover saka crank arm puller. Yan. So, ito lang naman yung kakailanganin natin sa ngayon lang. Yan. So, ngayon ang kailangan natin, syempre, itong ating chain cutter. So, meron kasi yan dito. Ito yung pinaka-pinapasukan ng ating, ito yung rivet. So, pakita ko lang sa inyo. Tapos, ito yung pantulak ng rivet. So, yun yun. Yan. So, ipapasok lang natin siya dito. Ayan, pwede nyo ipasok kung saan yan, pero palagay ko, based on my experience, dito yung narrow wide na chain, yung mga makikited, tapos dito yung mga malalapad. So, doon natin siya ilalagay, pero since nandito na rin naman tayo, so dito ko na siya ilalagay para nadadalian kasi ako dito sa may bandang dulo. At the same time, meron siyang stopper dito. Ayan, pero pwede rin naman dito, pipihitin lang natin itong pinaka-stopper. Ayan. You know. Di ba? So, nasa sa inyo na yon kung saan ninyo gustong gumamit. Pero since malapad tayo, eto dito tayo sa may pinaka-dulo. Pag naayos na mga ka-Earth, so, iikutin lang natin dyan. So, hanggang sa lumabas yung rivet. So, ayan. So, medyo sumikip na siya. Kita nyo naman, ayaw na niyang gumalaw. Ayan. So, tatanggalin lang natin yan. So, pipihitin lang natin ang pipihitin. Yan. So, pag pinihit nyo na yan, mapupush papunta doon yung isang rivet natin. So, kung nakikita nyo, bumubuka na siya. Oh. So, huwag nyo itotodo mga ka-Earth yung paglabas ng rivet. Kasi pag natanggal yan, mahirap nang ibalik. So, matatanong naman natin. Ayan, unti-unti na siya kung nakikita niya mga ka-Earth. So, itapantay lang natin. Ayan, so okay na siya. Then, pag nakita niyo okay na, balik lang natin itong puller. Ayan. Then, labas lang natin itong stopper. So, ayan na makikita niyo. So, tanggal na siya mga ka-Earth. Ayan. So, napakadali, di ba? So, ayun. So, ito yung sinasabi ko sa inyo ng mga ka-Earth na unti-unti lang ang pagpihit kasi pag lumabas to, napakadali ng, napakahirap na niyang ibalik. So, pag naitanggal mo nyo na mga ka-Earth, syempre, ibabalik lang natin. So, kagaya nito. Ayan. So, natanggal na siya. Ayan o. So, ibabalik lang natin. So, ang by the way mga ka-Earth, ang pagtatanggal nito, halimbawa naputulan kayo nito. Yan, naputulan kayo ng isang link. Link yata tawag dito. So, pag naputulan kayo, kailangan dalawa ang tatanggalin nyo. So, isa to at isa to. So, pares kasi yan. So, palaging pares ang pagtanggal. So, pag natanggal, tinanggal mo to at tinanggal mo yan, hindi yan magpipix. Ayan, hindi yan magpipix palagi. Parang male and female mga ka-Earth. Ito yung male, ito yung female. Ayan. So, pag kasi tinanggal mo to, magiging ganito yan. Ayan, ganyan yan eh. So, hindi mo may kakabit yan. So, palaging dalawa, kagaya nito mga ka-Earth, tinanggal ko, dalawa. Ayan o. So, kakabit lang natin. So, ganun lang din ang pagkabit mga ka-Earth. So, babalik na rin lang natin. So, dito natin ilalagay sa pinakadulo. Kasi meron siyang rivet. Ayan, papasok natin yung rivet.
Tapos, lalagyan natin yung pinaka-mail. So, ayan. Then, ipupush ko lang siya ng konti yung pinaka-stopper niya. Ayan, ito yung pinaka-stopper niya eh, para siguradong pantay. Ayan, so papantay lang natin. Kailangan lang ma-isentro natin mga curve. So, pihitin na natin yan. Mukhang na-isentro ko na. Ayan. So, papasok naman yan. Kita nyo. Yun o, pumasok siya. So, dito naman, tatansyahin nyo pa rin mga curve. Huwag naman sobrang layo. So, usad lang natin yung stopper. Kasi ayaw na niyang lumabas. Ayaw na niyang pumush dun, oh. So, pihitin lang natin. So, siguro, gagayahin ko lang yung distansya nito. May distansya pa kasi yan, mga karpe. So, tatanaw natin yun. So, titingnan lang natin kung parehas lang siya ng distansya. Yan. So, check natin. So, ayan. So, palagay ko pantay na siya. Yan. So, tanggalin lang natin. So, okay na siya. Kapit na. Ayan, kita nyo, mga curve, okay na. Yan, oh. So, sa pa-testingin ulit natin dito, mga curve. So, ganun ulit. Nalagay ko to dito. Sa pinakadulo. Ayan. Kasi tatanggalin natin yan, eh. So, tatanggalin natin. So, ngayon, tutulak ko tong stopper. Ayan. So, para lumabas dun. So, tutulak lang natin ngayon. Ayan. So, kapit na. So, pihitin lang natin. Unti-untiin lang natin. So, medyo matigas. Yun. So, kapag may nadinig kayo na click. Yun. So, ibig sabihin na tanggal na yun. So, try natin ulit mga carp. Tingnan natin ha. So, dito. Tingnan natin. Yan. So, dito tayo magtanggal. Spare chain ko lang naman to mga curve eh. Kaya pinagpa-practice na natin. So, pihitin lang natin. So, yun na. So, damayan lang mga curve. More practice pa. Yan. So, pag napasobra kayo, tanggal yan. Yan. Tingnan nyo, natanggal oh. Napasobra tayo mga curve. Yan yung sinasabi ko sa inyo kanina na unti-untiin nyo lang. Tatansyahin nyo lang mga curve. Yan, di ba? So, pinakita ko sa inyo. So, tanggal. Ito yung sinasabi ko na napakahirap ikabit. Ayan, no? So, halimbawa, naputulan kayo, mga carp. Halimbawa, naputol talaga kayo. Ayan. So, hindi nyo na maibabalik yan. Napakahirap talaga nito, promise, mga carp. Ayan, kailangan nyo ng pamukpok. So, tanggal, magkakabit tayo. So, ito yung sinasabi ko sa inyo na dalawa. 1 and 2. So, dito tayo magtatanggal. So, ngayon, gagawin natin, dito ako maglalagay kasi pag dito nyo nilagay yan, mga curve, hindi nyo makikita kung mapapasobra na kayo or hindi pa. So, lagay lang natin tong stopper natin. Yan. So, lagay natin ang bang pinakadulo. So, yan. So, sisimulan ko na mga carp ang pagputol. So, ayun, tumunog na. So, ibig sabihin, yan. So, tinglang lang natin. So, dito, papakiramdaman nyo mga carp kung nasa dulo na siya. Kasi pag napasobra uli kayo, tanggal uli yan. Papakiramdaman. Ayun, no, nakikita nyo mga carp, oh. So, sisilipin nyo lang.
Unti-unti lang. Kasi pag napasobra kayo, mga carp, putol uli yan. So, ayun. So, natanaw ko na siya. So, pag natanaw nyo, release nyo lang to. Release lang to. So, ayun, makikita nyo, hindi pa siya tanggal. Ayan, oh. Tanggalin lang natin. So, ayun. So, ganyan lang, mga carp. So, balik lang natin, mga carp, ha. Ayan. So, diba? So, ito, nakita nyo, mga carp, oh. Parehas na male. So, magtatanggal tayo rito. So, ayan, is pinakita ko na sa inyo mga posibleng maranasan ninyo habang nagpuputol kayo ng kadena. So, hindi mo maikakabit yan. Parehas kasi na parang male siya. So, dito, tatanggalin natin to. Para maging female ang matitira. Yan. So, sa pagtanggal naman, sosobrahin nyo. Talagang sosobrahan nyo yung pihit. Kasi, kailangan yung makuha to. Yan. So, todo lang natin ang pag-press. So, tatanggalin talaga natin yung ribbit. As in, tatanggalin natin mga karpa. Yan. Ah. So, palagay ko tanggal na mga karp. Iya. Tingnan natin. Ayun, tanggal na. So, ayan mga karp. Oh, di ba? So, ibabalik lang natin yan. Gamit ang ating chain cutter pa rin. So, push lang. Balik lang natin to. Lagay lang natin to. Yan. Then ang ating stopper. And then itong ating pantulak. So, kailangan magdugtong yun, magtapat yung ating ribbit at itong ating pusher. O yan, o yung ating cutter. So, pag nagtapat na, so pwede na natin itulak yung ribbit. So, unti-unti lang. Yan, nakikita nyo, pumapasok na siya. So, again, yung space niya, mga carp, hindi siya lubog na lubog. Siguro mga 0.5 millimeter ang spacing niya. So, ayan. So, okay na. So, tingin ko mga carp, okay na siya. So, tingnan natin. Yun, no? Oo. Di ba? So, medyo masikip. Okay. So, hanggang dito na lang mga carp. Yan, medyo may grasa-grasa pa yan eh. So, hanggang dito na lang mga carp. Salamat sa panonood. Kita-kits tayo sa susunod na video. Kung may natutunan kayo, syempre huwag kalimutan pindutin ang subscribe button. See you on the next video. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye.